Diyos, mga kapatid, sa mga kaklasiko, sa aking mga kaibigan, mga kapatiran na lubos na tumutunghay at nananalangin at nagtitiwala sa mga salita ng ating Panginoon. So, just believe na lahat ng ating tinatalakay ay ang Diyos. Hindi ko alam kung ano ang aking ipapangaral kung sa akin lang, mga kapatid. Wala pa akong alam. Pero ang Diyos na buhay na ating pinaniniwala, ang akta ng ating pananampalataya, is the author and finisher of our faith. Kung siya ang siyang nagumpisa, siya rin ang tatapos, mga kapatid. At ang katapusan nito ay ang siya mismo ang siyang manahan sa bawat puso natin dahil sa pakikinig ng kanyang mas. So, ikalang lang po natin sa ating mga puso ang mga salitang ating babasahin. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magana ang aking amen. Sa English, come unto me all ye that labor and are heavy laden. So anumang karamdaman, anumang mga problema, ganumang kaliit o ganumang kalaki, kasi lagi ng bundok, wala yung inon. Sabi, come unto me all that ye that labor and are heavy laden, ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Pero talagang sadyang ito hindi nasusumpungan. Sabi rito, Panginoon, come unto me, learn of me. Ibig sabihin, pumunta tayo sa kanya, mga kapatid, at siya yung nagbibigay ng mga gift. Siya ang nagbibigay ng mga solusyon lahat. Pero ang sabi niya, kayo'y mga nabibigat ang lupa, pag-aralan niyo ako. Ibig sabihin, kahinin niyo ako. Sabi niya nung siya'y nabubuhay pa, kung maliban na kahinin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay walang buhay na mapapasa inyo, mga kapatid. Masyadong matalinghaga, pero ang mga tao, dahil meron siyang 70 disciples at the time and 12 apostles. Nung marinig nila yon, hindi niya in-explain. Sabi ng mga 70, mahirap, this is a hard saying. Vampira lang gumagawa niyan. Gagawin para tayong vampire. Kakainin ng kanyang laman at inumin ng kanyang dugo. Hindi katanggap-tanggap. Kaya umalis sila at habang yung 12 ay nag-iisip, sabi ng Panginoong Jesus, kayo ba naman ay alis din? So hindi nagmakaawa ang ating Panginoon na huwag niyo akong lisanin. Ang Panginoon, when He speak, that's it. Take it or leave it. Sabi sa Old Testament, ang salita ng Diyos na binigkas,
ay hindi babalik na walang nangyari. It will serve its purpose. Kaya kayong mga nabibigatan, mga kapatid, sa ating kalagitnaan ngayon ay merong Diyos na naipapangaral. 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh, preached unto the Gentiles. So, ay inyong naririnig ngayon ay it was a fresh manna coming out of the throne of God. Hindi ito pinag-aralan kung saan man theology. I am not a pastor of mankind. Hindi galing sa taong aking pagkaministro, mga kapatid. It was the said the Lord. It's the Lord who commissioned me to become a pastor. At ang aking pakay naman, mga kapatid, ay huwag kayong maniwala sa akin. Ang paniwalaan nyo kung sino nagsugo sa akin at kung anong masalitang lumalabas sa aking mga bibig. Iyon ang inyong kainin, mga kapatid, dahil ang panahon natin ay panahon na talagang napakahirap. In the book of Daniel, sabi, knowledge shall increase at ang mga tao, they come to and fro. Nagsasaliksik sila na makarinig ng katotohanan. Dahil napakaraming dito sa ibabaw ng lupa na sila'y mangaral. In Matthew chapter 24, verse 24, sabi, for many false prophets shall arise. Tinutukoy ang ating false teachers, false pastors. Pero merong sinugo ang ating Panginoon. So, titingnan natin. Sa Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave some apostles and some pastors for and teachers. Limang daliri ko, limang ministeryo, mga kapatid, kumpleto. Anong kanilang gawain? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Meron tayong tinatawag na mystical body of Jesus Christ. Ito hindi nakikita, mga kapatid. It was founded upon a rock, and that rock was the Lord Jesus Christ. Ito'y nakapundasyon sa purong salita ng ating Panginoon. Ito yung limang ministeryo na ang nagturo sa kanila according to John chapter 14 verse 26 ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Binigyan sila ng kapahayagan para maintindihan ang misteryo ng Biblia. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, there is no more mystery of the godliness. In Malachi chapter 4, verse 5 and 6, Elijah came in to this world para ibalik tayo sa pananampalataya ng ating mga magulang, mga apostol. Kung ano ang naipangaral ni Pablo, yun din ang ating pinapangaral, mga kapatid. May dumating na propeta, merong pastor, and this limang daliri o limang ministeryo, it was already completed. In a local church, kailang kumpleto itong lima, dahil kapag kulang ng isa, ay hindi tayo makakabot doon sa tinatawag na perfection. So, sa verse 13, till we all come in the unity of the faith. And what is the unity of the faith? It is the faith in the Lord Jesus Christ. The Word is none other than the Logos. Ang Logos na tinatawag ay ang salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig and
there is power in that logos. He can create his own theophany, and then, hallelujah, it will speak, let there be light, let there be stars, let there be heaven, at ito'y na forma, mga kapatid. Ganyan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Sabi na isang mangangaral, there are billions, tens of billions of galaxies, innumerable galaxies, dahil yung tens of billions nakita ng Hubble telescope still, beyond that, wala pa tayo na-invent na mas sophisticated na telescope. Kaya ang kanilang conclusion, the universe is still expanding. Kapag tens of billions of galaxies and one galaxy is the Milky Way galaxy, our galaxy. According to science, if you, just like a Superman, traveling a velocity of 300,000 kilometers per second, the speed of light, at gusto mong baybayin from edge to edge of the diameter of the Milky Way galaxy, you will spend 100,000 years. At isang galaxy lang yan, mga kapatid. Meron pa tayong mga neighboring galaxy. Yan ang ating pinaglilingkurang Diyos na sa lawak ng kanyang creation ay kaya niyang magpagumbaba, magmistulang anak na isang pulubi, patayin ng kanyang sariling nilikha. Pero that is good, dahil kung hindi namatay ang Kristo, wala tayong buhay. Lahat tayo sa impyerno ng ating bagsak, mga kapatid. Kaya nga, nung na-glorified ang ating Panginoon, meron na tayong access. Dahil o nga, naipanganak tayong dito sa carnal-minded science, nag-aral tayo ng mathematics, history, social studies, political science, these are all from the tree of knowledge of knowing good and evil. Ang punot dulo pa rin, mga kapatid, is distraction. Yes, naka-invent ng mga Chinese ng malalaking barko, naka-invent ang US, Russia, ng mga, ang akala nila kapag sila'y naka-invento ng isang bomba nuklear na talagang panlaban sa kapwa bansa, sila'y magiging hari, sila'y magiging what you call this, beastly, powerful. Pero dumating ng panahon na bawat bansa'y nagkakatakutan, mga kapatid, dahil sa bomba nuklear lahat tayo ay talo. Palaging sinasabi ng ating presidente, paano ko lalabanan ng China? Wala tayong armas. Isang bomba lang pupunta sa atin. Kaya napakatalino ating presidente, he used diplomatic relations. So lahat, kung naniwala lang doon sa sulat galing kay Einstein about the discoveries of that super powerful force na hindi nakikita, and that is love. Hindi ito yung pileo na pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa anak. Ang love na tinatawag niya ay ang pag-ibig ng Diyos. Para makamtan natin ang pag-ibig ng Diyos, kailangan maiangat ang klase ng ating pamumuhay. Hindi ito yung tinatawag na living in our five physical senses of sights.
Tingnan natin sa John chapter 3. Isang matalinong guro sa kasulatan. Okay. Tapusin natin yung Ephesians 4:11-13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, makikilala mo ang anak ng Diyos unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag kumain ka ng kumain, hearing and hearing the word of God, ay nagiging malusog ang inyong pananampalataya. In Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Alam nyo kagabi mga kapatid, ang aking may bahay, galing kami sa Walter Marta, noong lumabas, hindi na makalunok. And this is one of the signs of the COVID, pero according to her, ay nag-take siya ng Tylenol twice, nawala. At yung naramdaman niya kagabi, hindi na ako makalunok, pero nandun ako sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pangangaral ng isang veteranong pastor galing Germany, at habang ako'y nagikinig, hallelujah to now yung pagiramdam ko mga kapatid. Ang salita ng Diyos is very powerful. Just believe. Hebrews chapter 4 verse 12. Amen. For the word of God is very powerful than a two-edged sword, piercing to the dividing of your soul and spirit. So ang salita ng Diyos, hindi ito yung karnal. Mapapakinabangan mong salita ng Diyos kapag nandun ka sa mga spiritual na pamumuhay. These words, they are spirit and they are life. Amen. Kaya nga, tunghayan natin ngayon ang tagpo ni Nicodemus. John chapter 3. Umpisan natin sa verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, O Guru, we know that thou art a teacher come from God. Alam ni Nicodemus na itong taong ito ng pangalan na Jesus ay ang kanyang gawa ay galing sa Diyos. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Amen. Yung mga sakit, instantly healed. Yung mga bulag, biglang nakakakita. At ang mga patay ay nabubuhay. Hindi ito gawa ng tao, hindi kaya ito ng Diablo. Maski sinabihan siya na itong Jesus na ito, ang kanyang anting-anting, ikang kanyang miracles na ginagawa, ay pinag-aralan niya sa Egypt. Nag-aral siya ng magic, ito yung black necromancer. At sabi ni Nicodemo, hindi kayang gawin sino mang tao ang iyong ginagawa maliban ng Diyos ay nasa kanya. Verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao ay may panganak na muli. Aha, pastor,
ako'y born again Christian. Anong klaseng born again? Ako'y Baptist. Born again Catholic ako. Born again Pentecostal ako. Hallelujah. So, ang daming ma-born again. Pero, ang aking sinasaysay mga kapatid, ang inyong mga napapakinggan, these are spirit and they are life. You must be born into the kingdom of God by accepting His fullness, the word or the logos. Habang nakikinig kayo at nakikinig at sincero ang inyong mga puso, i-confess nyo lahat ng inyong mga kasalanan. Darating ang time, you have to confess all your sins. Repent. And then after repentance, mabubuksan ang inyong puso, ang Diyos ang siyang papasok at ang salita ng Diyos habang ikaw ay nakakapaginig direkta dun sa iyong puso. There is a seat of righteousness in the center of your hearts na dati ay natatakpan ng mga matidilim na ulap and evil spirits because we are all born in sex as we have read in Psalm chapter 51 verse 5, sabi ni David, "Behold, I was shapen in iniquity and my mother conceived me in sin." Itong confession ni David, mga kapatid, bagamat siya ay hari, kasing puso ng ating Panginoon, still, ang kanyang katawang panlupa, he was born in sex, in the animal way of reproduction, kaya kinonfess niya na siya ay mahina. Anong ginawa ni David, Pastor? Dahil ang kanyang mga tauhan ay nakikipaggera, dapat sana ang hari ay kasama doon sa labanan palagi. Si David ay nag-umpisa ang kanyang karyan bilang he is a man of valor, a man of war. Mas maraming kanyang pinapatay ng mga Pilisteo kaysa kay Haring Saul. Pero nung siya'y nagpahinga at nandun sa balkonahe ng bahay hari at natanaw niya merong isang dalagang naliligo at napakaganda mga kapatid at nakita niya at nabighani at tinawag niyang kanyang alila, sino yon? Sabi, asawa ni ng iyong kapitan na nakipikipagbaga ron. Ito'y si Bathsheba. At sinipingan niya yon mga kapatid para hindi mahalata. Pinatawag niya sa battlefield si Uriah at kinausap, pinainom at sabi, umuwi ka na para nga namang sumiping sa kanyang asawa at hindi mahalata ang ginawa ni David. Pero ang Diyos, kilatis niyang lahat ng bagay mga kapatid. Lahat ng paggalaw ng mga bituin sa kalawakan, alam niya. Lahat ng buhok ng bawat tao, alam niya kung ilan ang bilang mga kapatid. Lahat. He is an omnipresent God, omnipotent, omniscience. He is everywhere. Kaya nung nabalita na itong si Uriah ay doon lang sa bahay pintuan ng hari natulog at hindi niya sinunod si Haring David, nagalit si David dahil alam niya talagang ang kanyang ginawa sa asawa ni Uriah ay sadyang mabubuntis at ito'y magtatakang kanyang asawa. Kaya ang ginawa ni David, kumuha ng sulat, sinilyuan niya ng kanyang singsing pagkahari,
ibinigay mismo kay Uriah, dalhin mo kay Joab, the captain of the host. At ang lagay doon sa sulat, ilagay mo si Uriah doon sa pinakamahinit na labanan. At kapag alanganin na siya, hayaan nyo lang. Ganun ang nangyari. David is an adulterer and a killer. Pero ganun pa man, mga kapatid, sabi niya, "Behold, I was shapen in iniquity and my mother conceived me in sin." So ibig sabihin, lahat ng tao ay may panganak sa kasalanan. There is no exemption from the very Pope, sa lahat ng mga pare, mga pastor, lahat ng limang ministeryong ito, mga kapatid, ay naipanganak sa kasalanan. Pero if you accept Jesus Christ as your personal Savior and repent, confess all your sins, kaya kanyang pag-ialaman, mga kapatid. When you repent sincerely, mabubuksan na inyong puso. Sabi ng ating Panginoon, ako'y papasok, ako'y kumakatok sa pintuan ng bawat individual na puso. At kapag ito inyong binuksan and you confess your faults, siya'y papasok, mga kapatid, at unti-unting malilinis ang inyong mga nasa kaluluwa. Ito ay nandito sa ating mga puso. And then, grace shall be our life. Hindi na tayo nabubuhay sa limang five physical senses of sights. Tuturuan niya tayo kung ano ang kanyang gawin. Kaya sabi niya, "Behold, fear not, my little flock, I have overcome the world." So ibig sabihin, kapag tayo inamuhay sa espiritual at manahan sa atin ang kanyang Espiritu Santo, there is rest in the entire life in this cosmos world. Dahil dito sa mundo, mga kapatid, punong-puno ng pagkikipagbaka, punong-puno ng kompetisyon, hallelujah, pero in the presence of God, merong kalayaan, merong kapahingahan, mga kapatid. Kaya sabi niya, "Come unto me, lahat kayo na nabibigatan." So ibig sabihin, ito yung mga taong isinurrender ang kanilang mga pagkakasala, mga kasalanan sa ating Panginoon. Kung direkta papunta sa mundo, magulo, and you repent, you have to go back 180 degrees pabalik at pupunta ka dun sa daan na maghipot. Ito'y daan ng buhay. Amen. Kaya sabi niya, "Take my yoke, pasanin ninyo ang aking pamatok, and learn of me, pag-aralan niyo ako, for I am meek and lowly in heart." So, ang isang taong merong kapahingahan sa kanyang kaluluwa, one, meekness; two, humility; and three, full of God's love. Ito yung agape love, pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay ipinako sa krus, sabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing."
Yes, alam na ating Panginoong Jesus. At ang pumapatay sa Kanya ay ang mismo Kanyang nilalang. Ang lumalang, ang siyang pinapatay dun sa cross na hindi alam na mga nilalang. He come to His own and His own receive Him not. Oh, hallelujah. Ang Diyos na nasa napakalaking Diyos, omnipresent, inubad niyang Kanyang pagka-Diyos at nagsaplot ng laman. Pinatay siya, mga kapatid, ng mga the most religious people in the earth. Mga rabbi, high priest, inangunan ni high priest, Kayapas. Kaya, yes, sa pamamagitan ng knowledge, tree of knowledge of knowing good and evil, prinesent niya nga ni Pilato eh. Sinabi niya, itong Jesus na ito, walang spotless, walang kasalanan. Pero ganun pa man, para makapaghugas ng kamay si Pilato, prinesent niya si Barabbas as a dissoner, a robber, at si Jesus na tinatawag King of the Jews. Pero dahil ang influensya ng mga kaparehan, the society, the lawyer, the writer, lahat ng matatahas na tao doon sa lipi ng Israel ay nagkumpol-kumpol na doon at naglabas ng pera, pinagbibigyan ng mga amount, ang lahat na masumisigaw, isigaw lang nila, crucify Him, crucify Him. Dahil sa laman ay mahina ang kapangyarihan ng pera sa lati ay nanagana, mga kapatid. At ang kanilang binayumbay sa cross ay ang taong walang kasalanan. Ang riboltong bato na gawa ng tao, hallelujah, ito'y nakakarindi sa pangamoy ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sabi, for I am doon sa stature of perfect man in 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Nandyan na lang dyan. Nag-complex na. Kaya sabi ng ating Panginoon, makikilala nyo ang aking mga anak sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ito ay bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid. To love the unlovable. Dahil kapag ikaw ay namumuhay sa Espiritu, na ipanganak ka sa kaharian ng Diyos, ang mga nakikita mo ay ang Espiritong liko na nandoon sa mga tao. Kapag nagmura sila ang lulutong, akala nila ay sila'y magiging powerful. Kapag nagbully, akala mo talagang sila'y magiging makapangyarihan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ang isang espiritual na tao, ang nakikita ay ang espiritong kumagawa doon sa mahinang klase ng tao yon. Akala ng mga tao, kapag meron kang problema, maglasing ka at mga malango ka at sadyang makakalimutan mo, no. Sinisira mo lang ang iyong katawang panlupa, mga kapatid. After that na hindi ka nalasing, ay nandyan pa rin ang problema. Pero sa ating Panginoon, merong tinatawag na alak ng ating Panginoon. Ito ay ang alak ng Espiritu Santo. Kaya nga, nung last supper, tinipon ng Panginoon ang kanyang malagad at
pinagpira-piraso yung unleavened bread at ibinigay sa kanila. Then after that, kumuha siya ng baso ng alat at pinainom niya. Sabi niya, "This bread, eat it, for this is my body. And this wine, drink it, representing his spirit." So, yung sinabi niya na maliban na kainin yung aking laman at inumin ang aking dugo ay walang buhay na mananalaytay sa iyo. Ibig niyang sabihin, hear my words and believe. Manampalataya kayo sa aking mga salita at ikabit niyo ang Espiritu Santo sa aking mga salita, and there is life. Kapag nangyari yun, mga kapatid, pwede na niyang sabihin in John chapter 15 verse 1, "I am the vine and ye are the branches." Ang mamumunga ngayon ay ikaw. Tingnan natin John chapter 15. "I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing." Kita niyo, mga kapatid, ang kasama natin ay ang ating Panginoong Jesus na nananahan sa atin, na pwedeng manahan sa inyo. At kapag nangyari yun in John in verse 7, "If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you." So pwede kang mag-negotiate sa ating Ama, sa ating Panginoon, kung ano ang iyong gusto sa iyong buhay. Pwede mong sabihin, dahil ang buhay na nasa iyo ay ang Diyos mismo, mga kapatid. Siya'y nabayobay doon sa krus, ang Diyos. Ang buhay na nandun doon sa krus ay ang buhay mismo ng Diyos. At ang halaga mo, mga kapatid, ay kasing halaga ng buhay ng Diyos. Siya'y namatay para sa iyo at para sa akin. Nauna lang ako, mga kapatid, dahil ako'y tinawag ng Diyos. At pwede rin mangyari sa inyo. Hallelujah. Maging sincero lang kayo sa inyong mga puso. Hallelujah. Amen. "For my yoke is easy and my burden is light." Napaka sabi, malambot ang aking pamatok. O nga naman. At magaan ang aking pasan. Purihin ang Diyos. "If the Lord is in you, lahat ng bagay ay walang imposible. All things are possible."
meron kang mabigat na pangangailangan ngayon and you are a Christian. Hallelujah. Ano man ang iyong kahilingan, kapatid ko, ito'y mangyayari. Huwag niyong tingnan ang nagsasalita ngayon. Ang pakinggan niyo ay ang salita ng Diyos. As anything, according to His will. Marahil ikaw ay nagbabata ng isang matinding karamdaman. Ako, marami akong karamdaman. Pero you can never see it in my face na meron akong cancer. Dumaan ako sa samot-saring napaka titinding karamdaman, atake sa puso, lahat. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, you cannot see that in my own facial expression. You cannot see that na ako'y malungkot, no. Nung panahon na ipag-pray-pray ako ng isang my gift and my heart, ay ayaw. It will not accept that healing, that kind of healing. Alam ko yon, mga kapatid. I am just asking unto myself, why? Dapat noon pa man ay pinagaling na ako dito sa cancer. What is the purpose of God? Para meron akong may saysay sa inyo, mga kapatid, na sundan nyo lang ang kanyang salita, at ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng long life hanggang sa makarating kayo doon sa kasagdalan. So ang aking pagiging nagkaroon ng cancer is only a tool in the hand of God. Inayaan niya ng kaaway ay magbigay sa akin ng cancer. At gamitin ito daan patungong kasagdalan ng kanyang salita. Dahil you cannot receive the fullness of the word of God without much affliction or much tribulation. Dahil ang katawang ito, it will resist what your soul needs. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na thorns in the flesh hanggang sa mamatay na lang ang gawa ng lamang ito sa mga all in the things of the world. So, mortifying the deeds of your body. Yung gawa ng lamang ito na under siya ng 5 physical senses of sights, kailangan fully may pasagop natin doon sa mas higher level of living. Living in the Spirit. Baptized in the Holy Ghost. Nakita nyo, mga kapatid, the person of Jesus Christ shall dwell in your hearts. Yan ang tunay na kapahingahan na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, kung bago kayong nagikinig, ko noon pa man, napakarami na nating natalagay, at just confess all your faults and God shall bless you. Purihin ng Diyos at sa pagkakataong ito, nais kong manalangin sa bawat inyong kahilingan ngayon. Batid ng Diyos kung anong ninanasa na inyong mga puso ngayon, mga kapatid. Ang gusto ko lang mangyari sa inyo, maniwala sa salita ng ating Panginoon. I'm only an instrument, not me now speaking,
It's the Lord. Amen. Ako ay parang ito lang, instrumento. Ginagamit ng Diyos para marinig ninyo, mga kapatid, sa inyong mga tayong may pandama. Pero kapag wala nga inutosan ng Diyos at hindi ako magsasalita, there is no way. Marahil isang anghel bibisita sa inyo, bibigyan kayo, pero the Lord will always use a man as his agent. Ito yung tinatawag na agency. Dalo yan. Amen. Purihin natin Panginoon, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga nakikinig. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya na nasa aming kalagitnaan ngayon. Lord, hindi ko alam kung anong nasa ng aking mga kapatid, pero ikaw ang isang nakakaalam, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. You know the secret of their hearts. Sa lahat ng mga nabibigat ang lubha, Panginoon, katulad ng kanilang mga napakinggan, hallelujah. May you come in our midst. May you comfort each and every heart. And teach us, Lord, your ways to become meek, humble, and full of love. Lord Jesus, thank you. And may your name be magnified. The words, the logos, be a part of their life. Lord Jesus, your name is the sweetest name in this earth today. That is the Logos. Oh, hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Habang nakapikita ang inyong mga mata at nagbubulay-bulay sa inyong mga napakinggan, there is power in that Logos. The letter killeth. The letter with that spirit, the word with that spirit is the Logos. It will transform your life. Kung meron kang malubang karamdaman, just believe, ikaw ay gagaling sa oras na ito. His words, they are spirit and they are life. Meron kang problema, ibigay mo sa ating Panginoon. His words, pupugnawin niya lahat na inyong mga kabigatang lupa. Oh, hallelujah, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw ay buhay na Diyos na nasa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. I pray that your Logos shall be the weapon of my brethren and my sister. I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ang Diyos. God bless you, saints. Magpalain kayong lahat. Kapayapaan, pag-ibig, katahimikan, katuwaan, sa ugagahan ng inyong mga pakiramdam. Purihin ang Diyos. Amen.